Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa ating mga kapatid. Purihin ang Diyos. Maraming salamat na sa oras na ito ay nabigyan ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyo sa ating Friday devotional message. So, salamat sa Panginoon at sa pangalan po ng Jesus Salvation to All Men. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Pastora Tess na isa sa magbabahagi na ating pong tema o theme ay Freedom from Comfort Zone. So, ito po ang huling Biyernes sa pagtuturo po ito ng ating pag-aaral. Ito po yung kabuuan sa loob ng isang buwang pagtuturo mula po sa itong buwan ng Hulyo. Okay. So, praise God. Salamat muli sa bawat isa na kayo po ay nakibahagi. Ngayon po, aking pong nais na ibahagi sa inyo o i-share ito pong ating pinag-uusapan sa buong isang buwan. Okay? Ulitin ko po. Same, yung team natin, pinaka-tema ay Freedom from Comfort Zone. Okay, ang key verse natin, 2 Thessalonians 3:9-13. Ang sabi po rito, we certainly had the right to ask you to feed us, but we wanted to give you an example to follow. Even while we were with you, we gave you this command, those unwilling to work will not get to eat. Yet, we hear that some of you are living idle lives, refusing to work and meddling in other people's business. We command such people and urge them in the name of the Lord Jesus Christ to settle down and work to earn their own living. As for the rest of you, dear brothers and sisters, never get tired of doing good. Praise God. Now, ayan po ang pinaka-key verse. So, binanggit po dito sa ating pong mga binasa ay patungkol po sa iglesia ng Thessalonica. At dito po nakita ni Apostol Pablo ng kanyang nila Bernabe, nila yung Timothy, yung pong mga apostol na ito, kung paano po namumuhay ang mga mananampalataya sa Thessalonica. Nang sabi rito, hindi namin kayo, hindi kami sa nagbibigay ng ng karapatan sa inyo upang hindi kami tumanggap ng tulong. Ngunit ang nais lang namin ay mabigyan kayo ng halimbawa para sundin ito, ang sabi rito. At nung kami ay kasama pa ninyo, sabi niya ganun, ay binigay namin ang mga tuntunin ito o mga utos na ito na yung mga ayaw gumawa o ayaw magtrabaho ay huwag daw pong kumain. Those unwilling to work will not get to eat. So, huwag kumain ng mga tamad, sabi doon. Sapagkat nakakarinig kami, sabi niya ganoon sa inyo, sa ilan sa inyo na sila ay ayaw gumawa, ayaw magtrabaho, at sila ay nakikialam, no? Nangihimasok sa buhay ng may buhay. Okay. We command such people and urge you then in the name of the Lord Jesus Christ to settle down and work to earn their own living. So, ito po yung kanilang itinuturo na sabi, meron sa inyo, na sabi niyang ganun, dahil sa sila'y tamad, ayaw magtrabaho, kaya nga aming itinuturo ay magtrabaho sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na iayos ang kanilang buhay. Sila'y magtrabaho para maging maayos ang kanilang pamumuhay. At ito nga po ang tinagubili ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa iglesia. Nang sabi niya ganun, na huwag kayong mapagod sa paggawa.
ng mabuti. Gumawa tayo mabuti, mga kapatid. Huwag kayong gumawa. O huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Now, ano po ba yung pinag-uusapan natin? Ano po ba ang ibig sabihin ng comfort zone? Okay, kung titignan po natin, ang comfort zone ito po bagay yung mga nakasanayan natin na kung saan naging kagawian na natin na doon tayo nahirati. Parang nakasanayan nating buhay na doon na lang umiikot ang ating mundo. Diba? Doon na lang umiikot yung ating buhay sa araw-araw na routine ng buhay. So, praise God. Uri ng Panginoon, ngayong gabi ay nais ko pong bigyan po ng isang topic o tema. Ito yung pinaka-tema natin ay freedom from comfort zone. Yan. Kailangan, ito po yung paglaya para tayo po ay makalaya sa sinasabi nating comfort zone. Ito pong buhay natin na kung saan nandoon yung masagana, maalwan, buhay na nahihirati tayo doon yung pang-araw-araw na buhay natin. Ano ba ang ibig sabihin ng comfort zone? To make progress in your life, it's time to break out and start operating with mindset of growth and improvement. Okay, ang sabi po ay kailangan daw magkaroon tayo, ito'y umunlad. Maiba naman ano ang buhay at ito kailangan daw maputol na yung ganong kinagawian or magpasimula daw ng isip natin ay hayaan natin na mailagay sa paglago at magkaroon ng pag-unlad, no? Kasi pag nasa comfort zone tayo, halimbawa ng na kung ano nga po yung lagi nating nakakagawian, yun na lang ginagawa natin na tayo ay hindi na makaalis-alis doon, no? Sabi po sa survey, 90% na population lack in their comfort zone. Totoo po yun. Bakit sila lack doon? Sila po yung mga araw-araw na ginagawa ng buhay ay nagtatrabaho para kumita ng kumita. Andun sila palagi para sila ay makapagbayad ng lahat ng mga billings. Ganun po, no? At ang aking pong topic ngayong gabi ay ito po, step out in faith. Yeah. Humakbang daw tayo sa pananampalataya. Okay, ano po ang ibig sabihin nito? Paano tayo hahakbang sa pananampalataya? Sinabi po rito, stepping out in faith means trusting God fully with whatever comes next. It means not necessarily knowing the next steps, but knowing that God will guide and equip you to accomplish His will and purpose for your life. God knows the plans for your life. Oftentimes, He will call us not of our comfort zone and step out in faith. Ito po, ang ganda na sinasabi. Humakbang daw tayo sa pananampalataya. Ang sabi dito, yun daw pong pagtitiwala, sa Diyos na kung ano daw po yung darating, kasunod pa nito, o ano man ang dumating, ito po daw ay hindi nangangulugan na kailangan alamin kung ano pa yung mga hakbangin na ating iyakbang. Ngunit, alam ito ng Diyos kung ano po yung nakabubuti sa atin, ibinigay niya sa atin para ito daw ay ma-accomplish natin. O ang tawag dito ay tayo po ay makatugon o matapos natin ito, no? Purihin ng Panginoon. Ito'y matupad daw natin para matupad natin ito. He will, hello, sound check. At ang purpose daw nito kasi mayroon pong plano, may layunin ang Diyos sa buhay natin. At alam niya kung ano yung plano iyon. Okay. Ang sabi pa nga po ay madalas na, ang sabi po ay tinawag daw tayo hindi para doon sa comfort zone natin, para tayo ay humakbang sa pananampalataya. Now, itong topic po na ito, step out in faith. At ito po ay tumutukoy sa pagiging Christian spiritual growth natin, no? Paglagong spiritual.
So, ito po yung gusto kong i-share sa aklat po ng Mateo 14, Mateo 14 verses 22 up to 32. Step out in faith. Tignan po natin, iuugnay ko po ito doon sa ating pinaka-tema na kung paano po tayo hahakbang sa pananampalataya. Kung paano po tayo lalabas doon sa ating comfort zone. Now, ito po yung teksto, ito po yung scenario na kung saan po ang mga alagad na kasama ng Panginoon sa panahon na yon during his ministry, after his ministry na nagpagaling po siya, sila po ay pumunta sa bundok at si Jesus, yun po yung malimit na ginagawa niya sa kanyang ministeryo, nangangaral at nagpapagaling ng may mga sakit. So ito po yon, simulan po natin basahin in Matthew 14 verses 22 to 33. Immediately after this, Jesus instead that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake while he sent the people home. Ang sabi po dito, noong panahon na yon ay natapos po yon, pinauwi na po niya, sabi niya gano'n sa mga alagad, mauna na kayo doon, sumakay na kayo sa bangka, sabi niya gano'n, sa ibayo, sa kabilang ibayo, pumunta na kayo doon habang aking pinauwi ang mga tao. Sabihin sa kanila na sila'y umuwi na. Pagkatapos noon, nung sila'y umuwi na, ang mga tao, he went up into the hills by himself to pray. Night fell while he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. Ito na po yun, nung ipinauwi na po yung mga tao, umakyat si Jesus sa burol, at siya po ay nanalangin mag-isa doon. Nung inaabutan na po siya ng gabi, nanalangin po siya mag-isa. At pagkatapos noon, ito naman pong mga alagad, nung na sila po ay nasa laut na, nagkaroon na po ng, ito po ay sa lugar na yon, nagkaroon po ng malakas na hangin, no? At umalon po. Ayan, sila'y natatakot na. About 3 o'clock in the morning, Jesus came towards them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified in their fear. They cried out, "It's a ghost!" But Jesus spoke to them at once, "Don't be afraid," he said, "take courage, I am here." Sabi, nung madaling araw na po, alas 3 ng madaling araw, si Jesus po ay pumunta na sa kanila at naglalakad po siya sa ibabaw ng tubig. At na nakita ito ng kanyang mga alagad, sila'y lubhang natakot at sinabi nilang, "Multo, may multo." At sabi ng Panginoong Jesus, sinabi niya, "Ako ito, huwag kayong matakot." Okay. Then Peter called him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you walking on the water." "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. But when he saw the strong wind, the waves, he's terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. At si Pedro, nakita niya si Jesus, tinawag niya, "Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mong lumapit ako sa iyo, pumunta ako sa iyo. At ako'y maglalakad sa ibabaw ng tubig." Sabi ng Panginoon, "Sige, halika." Kaya nga, bumaba si Peter sa bangka at siya'y nagpasimulang lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang nakita niya yung alon, malakas humangin at lumakas ang alon, siya'y lubhang natakot at nagpasimula po siyang lumubog. At ang sabi niya, "Save me, Lord," he shouted. Sumigaw siya, "Iligtas mo ako, Panginoon." Jesus immediately raced out and grabbed him. "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" When they climbed back into the boat, the wind stopped. Then the disciples worship him. "You really are the Son of God," they exclaim. So, nung nakita ni Jesus na si Pedro ay lumulubog na dahil nakita niya yung hangin na dumarating, yung alon na dumarating at mayroong malakas na hangin. Biglang ginrab ni Jesus, kinuha niya, iniligtas niya si Pedro, iniligtas ni Jesus.
No, inabot niya agad si Jesus. Oh, si Jesus. Rather, si Peter. Sabi niya ganun, oh, Pedro, kay liit ang iyong pananampalataya. Sabi ng Panginoon. Bakit ka nag-alinlangan sa akin? At pagkatapos po noon, sila'y umakyat na sa bangka. At tumigil po ang hangin. At sinabi ng mga alagad, totoongang siya, ito nga ay anak ng Diyos. At sinamba nila si Jesus. Amen. Ano po ang kaugnayan nito dito sa ating pinag-uusapan? Now, ito po, boat. Anong ibig sabihin ng boat? Ayan, bangka. Ito po ay sumisimbolo, tignan po natin. It is, it symbols a symbol of journey but also a refuge. Yung pong bangka, maraming beses po ito na binanggit sa Biblia dahil ito po yung ginagamit madalas ng Panginoon pag sila po ay pumupunta sa kabilang ibayo, siyempre bangka po ang gamit ng Panginoon. At pag nangangaral ang Panginoon, kadalasan na ginagawa niyang pangangaral ay kapag ang mga tao ay nasa pangpang, siya po ay uupo sa bangka at doon po siya mangangaral. At tinitignan niya po kung saan ang direksyon ng hangin at siya po ay doon po pwesto, ang bangka ay doon po niya ipupwesto. Sapagkat ano po kaya ang purpose nun, bakit? Dahil po ang hangin, dahil nung panahon na yun, wala pong microphone, wala pong loudspeaker, hindi kagaya ngayon. Talagang high-tech na. O wala siyang ginagamit na anumang, sabi natin, sound system. Bakit po? So, doon po siya lulugar sa kung saan pa papunta ang hangin. Ipupwesto doon yung bangka at upo siya doon para ang purpose nito ay marinig ng mga tao yung kanyang boses. Isipin niyo po, minsan iniisip ko, paano kaya naririnig ng libu-libong mga tao ang tinig ni Jesus? Talagang very powerful. So, yung pong tinig, yung kanyang boses ay naririnig ng mga tao dahil po sumasabay, sumasama po sa hangin ang kanyang tinig para ito maging maliwanag sa mga taong nakakarinig. Doon po siya nangangaral. So, ang bangka po ay isinisimbolo po siya sa, ito po kasi ay sa paglalakbay at siyempre, ito po ay masabi natin na isang yung refuge po. Isa po itong kanyang tangko sandala. Doon po siya ito po ay ginagamit bilang isa na rin na sabi nga doon, isang kumbaga isang kuta, isang lugar na ito po na doon po nanganganlong, ayan, isang kanlungan. Okay, kung makikita po natin ang mga gaya po nito, siyempre ang bangka ay isang maliit lang, no. Sumunod sa bangka, kung titingnan natin, iyate, parang ganon, no. At kung palalakihin naman natin, barko o bapor. At naalala ko pa nga po, meron pong inalimbawa si Pastor Mark, yung pong binanggit niya yung Titanic. Ito po sa kasaysayan, ito po yung pinakamalaking ship, pinakamalaking barko. Diba? Opo, at mayayaman po mga royal family, ang mga kalimitan na doon po nagta-travel at sumasakay pag nag-journey yung mayayaman. Now, ano po ba ang simbolo pa ng bangka? Symbol of security. Ayan. Ito po ay sumisimbolo sa seguridad. Kumbaga sa buhay, ay, well, secured na ako dyan. Okay. No? Ligtas na ako rito, isang kaligtasan yung security ko. Okay na ako rito. Okay? At ito po ay saan pa? Ang sumisimbolo sa bangka ay simbolo ng kayamanan. Symbol of riches. Ayan, yaman. Kayamanan. Okay? Ito po. Ano pa po ang sinisimbolo? At ito po ay nire-represent sa church. Ayan. Ang bangka ay nire-represent sa church. So, gusto ko po dito mabigyan ng diin.
Kasi po, spiritual growth po yung pag-uusapan natin. At meron po ritong apat na hakbangin para po tayo humakbang sa pananampalataya. Okay? Four steps to step out in faith. Una po, ang sabi rito ay trust in the Lord. Yan. Sa Biblia po, madalas na sinasabi na tayong mananampalataya ay dapat magtiwala sa Panginoon. Sabi po sa mga awit, 37:3, trust in the Lord and do good, then you will live safely, in the land and prosper. Magtiwala ka sa Panginoon at gawin mo ang mabuti at ikaw ay mabubuhay na tiwasay, payapa. Okay. Ikaw ay ligtas. Okay, mabubuhay ka ng masagana at ligtas. Now, balikan ko lang po yung pinag-usapan natin sa comfort zone. Ito pong binanggit doon sa pinaka-key verse, sinabihan ni Apostol Pablo na yung mga tamad, huwag kumain. Yung ayaw gumawa, huwag pakainin, huwag silang kumain. Ito yung binibigyan din na madalas na sinasabi ng mga apostol. Okay, si Apostol Pablo. Ito po yun, magtiwala daw sa Panginoon. Kagaya po yung nangyari kay Pedro. Bakit siya biglang lumubog? No? Nung nakita niya lang na merong hangin, hindi nakita yung hangin na merong pong alon, malakas na hangin, bigla siya nagkaroon ng pag-aalinlangan. No? At siya ay natakot. Kaya lumubog siya. Subalit napakabuti ng Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig. Sa kabila ng ganong kahinaan niya, nagkaroon siya ng daw. Kay Jesus, iniligtas siya ng Panginoon. Amen? Praise God. Magtiwala sa Panginoon. Marami pong sinabi at binanggit sa banal na kasulatan na lagi tayong mag-rely kay Jesus, lagi tayong magtiwala sa Kanya, magtiwala tayo sa gagawin ng Panginoon, na huwag tayong magtitiwala sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating kakayanan, o sa sarili nating lakas. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Amen? At sabi doon, gumawa tayo ng mabuti. Kung magkaganon, mabubuhay tayo ng mapayapa at ligtas. Okay. Mayroon kasaganaan dahil yun po yung pangako ng Diyos pag tayo ay nagtiwala. Amen? Okay, pangalawa, live by faith. Sabi po sa Hebrews 11 verse 1, what we hope medyo mali itong aking pandito. Ano? Yun daw pong mga bagay na assurance of the things, sabi niyang ganun, mali itong, ito daw po yung mga bagay na, akin na nga English Bible po, praise God, medyo, pasensya na po, na medyo meron pong na, inayos namin kanina ito, medyo meron pong nanis. English Bible please. Thank you. So, ibig sabihin doon, yun daw pong mga bagay, i-correction ko na lang po dahil kulang po yung na-i-type. Yung mga bagay daw po, yung mga bagay na pag-asa, okay, yung may kasiguruduhan, mga bagay daw po ito may pag-asa, sabi dito eh, no? Na bagay na hindi natin nakikita, no? Yung mga bagay na may pag-asa tayo daw doon at hindi nakikita. So, yun po yung ibig sabihin ng pananampalataya. Tayo naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. At nandoon yung ating pag-asa. I mean, sinabi rin po doon sa 2 Corinthians 5:7, now faith is confidence in for we live by faith, not by sight. Ayan. Na ang pananampalataya po, sabi dito ay hindi daw po tayo nananampalataya doon sa, hindi lang doon sa nakikita natin, kundi doon sa mga bagay na hindi nakikita. Praise God. Hallelujah. Amen. Ito yun. Praise God. Purihin ang Diyos.
Paki-assist na lang ako, anak. Ito yung correction. Paki-correction na lang para hindi po ako magtagal. Sa Hebrews 11 verse 1. Paki-basa na. Paki-ano na lang yan. Ito yung correction. Medyo may na-miss lang ng mga ano dito, ibang wordings. Okay. Balikan ko po. Ang pananampalataya din po, binanggit dito. Ang pananampalataya naman din, kung wala kang pananampalataya, ito po ay patay, ang sabi doon. Sabi doon sa James 4:17. Okay? Ang sabi, ang pananampalataya, 4:17, ang pananampalataya po na walang gawa ay patay. Kaya nga sinasabi lagi ni Apostol Pablo na may pananampalataya ka, pero dapat gagawa. Ayan, dapat may paggawa. Kumilos ka. Kasi si Pablo, sa banal na kasulatan, ipinakita niya yung sarili niya na isang halimbawa na kahit na siya gumagawa sa Panginoon, gumagawa siya. Eventually, yung kanyang araw-araw na routine ng buhay niya, sabi nga doon, siya ay nananahin ng tent. Gumagawa siya ng mga tolda. Para hindi sabihin ng mga mananampalataya na nagdidepende lang sa mga love gift si Pablo. Amen. Kaya siya gumagawa, ipinapakita niya ito bilang halimbawa para ang mga mananampalataya ay matuturing gumawa, na hindi sila nandoon lang ng buhay nila ay nandoon lang at nangingialam sa buhay ng may buhay. Di po ba? Okay. So, anong sabi po dito? Kapag ka ang pananampalataya daw po ay walang gawa, no? Tignan mo rin, anak, sa James 4:17. 5:17 po yun. Ay patay daw po yun. Sabi nga sa isang translation, ang pananampalatayang walang gawa ay baog. At sinabing baog, hindi talaga nangana. Okay. Patay. Useless. Nonsense yun. Sige po. Yun, una po, ang hakbangin na dapat humakbang tayo sa pananampalataya, una ay meron tayong pananampalataya sa Diyos at dapat mabuhay tayo ng may pananampalataya. Okay. Yung Hebrew muna, gusto ko kasing makorek yun eh. Praise God. Sige. Hebrews 11 verse 1. Sige, babalikan ko siya mamaya. Pangatlo, nahakbangin. Obey the Lord. Okay? Obey the Lord. Sabi sa Deuteronomy 13 verse 4, serve only the Lord your God and fear Him alone. Sabi niya, maglingkod kayo sa Panginoon mong Diyos at magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Sa Kanya lang kayo maglilingkod. Thank you, anak. Sige. Living by faith. Anong sabi? Now faith is the substance of things hoped for. Sa ano po yun? Sa verse 11. Oh, chapter 11 po siya ng Hebrews verse 1. Sige po. Okay. Pasensya na po ha. Ito po. Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Yon. Correctional na lang natin. Sige. Anyway, i-edit naman ito ni ano eh. Okay. Praise God. At susunod po dito, balikan ko natin ulit. Alam ko na intindihan natin ang ibig sabihin na mabuhay tayo sa pananampalataya. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, dapat paniwalaan natin. Okay. Yung mga bagay na kagaya yung pag-asa natin sa Panginoon na ipinangako ng Diyos na hindi pa man natin nakikita yung buhay na walang hanggan, yung langit na bayan. Okay, dapat panampalataya na natin ng mga bagay na yan ay magaganap, mangyayari minsan isang araw sa buhay natin. Amen. Okay, tuloy po tayo. Balik tayo sa obey the Lord. Pangatlong hakbangin. For a third step, obey the Lord. Okay, balikan natin. Dapat daw po maglingkod tayo sa Panginoon. Sa Diyos lamang na mayroong takot sa Kanya. Sa Diyos lamang, sa Panginoon lamang. At sinabi rin dito sa Deuteronomy 11:27, a blessings if you obey the commandments of the Lord your God which I command you. May pagpapala daw, pagpapala sa lahat ng mga sumusunod sa utos ng
Diyos o ng Panginoon. Siyempre, pag marunong tayong sumunod, magpapala ang Panginoon. Tayo nga mga magulang sa mga anak natin, pag nakita natin na ang mga anak natin ay masunurin, wow, may reward siya. Okay? So, dapat po talaga sumunod tayo sa Panginoon. Sundin natin ang kanyang mga utos na magkaroon daw po tayong takot sa kanya. Amen. So, pang-apat, ito na po. At ito po yung gusto ko mabigyan ng diin. Pang-apat ay face the challenge. Okay? Face the challenge. Harapin natin ang hamon. Okay? Sa Matthew 14:29, ito po yon. Yung scenario doon po sa pagtawag ni Jesus kay Pedro na halika, sabi niya ganoon. Jesus said, "Come," and when Peter had come out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Okay, ito yung challenge. Pag sinabi, "Come, halika." Hinamon din ni Pedro si Jesus. Ang sabi niya ganoon, "Panginoon, kung ikaw po 'yan, hayaan mong pumunta ako sa iyo, lumapit ako sa iyo, at maglalagod ako sa ibabaw ng pito. Kung ikaw po yan, hayaan mong paparian ako sa iyo." Eh sabi po ni Pedro, challenge ni Pedro kay Jesus naman yon. At sabi naman ni Jesus, "Okay, kamalika, sabi niya." Kaya nung siya ay lumunsad na o bumaba na sa bangka, nagpasimula ng lumakad, at least nakalakad siya nung palapit na kay Jesus. At nung nakita niya yung alon na, wow, ang laki-laks ng hangin, bigla siyang matakot, lulubog ako, at talagang lumubog nga siya. So, balit, ang sabi niya, anong sabi niya ganun, "Panginoon, iligtas mo ako, tulungan mo ako." At siya ay tinulungan ng Panginoon. Ito po, face the challenge. Paano tayo hakbang? Paano natin naharapin itong challenge na to? Paano tayo lalabas doon sa comfort zone? Paano tayo hakbang para lumabas dito, para umalis doon? Kasi doon po sa binanggit na symbol po ng bangka, represent the church. Ang mga Kristiyano hindi po dapat nananatiling nandoon lang siya sa church. Ayan, tingnan po natin. Dapat lumabas din tayo. Bagamat ngayon ay bawal ang lumabas. Stay at home. Quarantine. Pero po dito maraming paraan para po tayo. Ang spiritual speaking na gusto ko pong bigyan ng punto dito, yung hindi ka nahihirating, doon ka lang gumagawa, ang umiikot lang sa church, yung iyong ministeryo. Kung gusto po naman, maiba naman, na kailangan makaalis ka doon sa comfort zone mo, na ikaw ay nakaupo na lang lagi sa church, paglinggo, yung habitual na lang nangyayari, nag-church ka, umaati, nakikinig ka lang. Nandun ka lang. Nagpipraise in worship, yes, pumapalakpak, umaawit sa Panginoon. Nakikinig. Okay, andun na yon, andun siya. Ganun na lang yung nagiging comfort zone niya, nasa church lang, ganun. Dapat din naman, anong ibig sabihin na humakbang ka sa pananampalataya? Dapat humakbang ka. Galaw-galaw naman, lumakad ka. Gumawa ka. Kung gusto mong lumago ka sa pananampalataya, kasi ang pinaka punto po na gusto kong bigyan dito ng diin ay ang tema nito po ay dapat talaga humakbang tayo sa pananampalataya. Face the challenge. Okay, ano-ano yung challenge na ito? Naalala ko po yung na-share ni Pastora Rosie, yung sa sabi niya nga doon ang mga mananampalataya daw inilalagay ng Lord doon sa troubled water. Di ba? Hindi ka nilagay doon ng Diyos para ikaw ay ilubog o ang tawag nito, ikaw ay lunurin. Kundi ikaw ay, para ang purpose nito ay para ikaw ay linisin. Now, yung version ko naman dito, kung ikaw ay nandoon sa mga pagsubok na yun, yung challenge mo sa buhay, hinahayaan kasi ng Diyos ito, yung troubled water, na yung tubig na yan nagiging pagsubok mo. So, hindi lang ikaw ay nililinis ng Panginoon, kundi ito po ay dapat mabago, magkaroon ng bagong pananaw, magkaroon ka ng bagong paglilingkod sa Panginoon, na hindi ka naka-stuck lang doon sa dating mga ginagawa. Amen?
Yun po yung nais kong sabihin doon, na hindi lang doon kung ano po yung mga dumarating na pagsubok sa atin. Ito po yung hinaharap natin. Face the challenge. Nalala ko po si Moses nung tinawag po ng Panginoon doon sa bundok ng Sinai, ay nakita niya po yung puno, yung burning bush. Na-amaze siya. Oh, mayroong puno na hindi naman natutupo. At yun, dumating yung challenge. Lumapit siya at nakarinig siya ng tinig. Narinig niya ang tinig ng Panginoon. Sabi niya gano'n, Moses, ubarin mo ang iyong pangyapak sapagkat banal ang dakong ito. So yun yung challenge sa kanya. Inubad niya yun. At nung nakipag-usap ang Panginoon sa kanya, Moses, ikaw ay isusubo ko sa Ehipto para lumaya ang aking mga anak, ang aking bayan. Bakit ako? Sabi naman ni Moses, umid ako, bunol ako, hindi ako masyadong maalam manalita. Meron kang gagamitin, napadala ko sa iyo, sasama sa iyo si Aaron. Meron kang tagapagsalita. At doon yung challenge na ito, na hinarap niya, sabi niya gano'n, ang gagawin ko? Ano yung hawak mo? Tungkod po. Okay. Sige, ihagis mo at naging ahas. Ito pa yung magandang challenge. Kung naging ahas, siyempre ahas yun. Alam natin, pagka-ahas, ay while dyan, pwede kang tuklawin. Ang challenge doon, damputin mo ulit at hinawakan niya doon sa pinakabuntot at naging tungkod ulit. Wow, amazing. Atin po ba? Pagkatapos noon, napinag-usap sila, okay, hindi talaga ako marunong manalit. Sige, yung kamay mo, i-ano mo, binigyan siya uli ng challenge, ipasok mo sa iyong bulsa, ilagay mo dyan. Nung paglabas, nakita niya, nagkaroon ng ketong, nagkaroon ng mga skin disease yung balat niya. Ipasok mo ulit, okay, at nilabas niya, okay na. So, yun yung magandang challenge. At ito na, hinarap niya na yung talagang challenge. Pupunta ka ay haring paraon. Usapin mo siya, sapagkat pagod na yung mga anak ko, ang bayan ko, sa pangaalipin ni paraon. Ito na po yung challenge. Kanya, hinarap niya yun. Anong ginawa? Nakipag-usap siya kay paraon. Hanggang saan nangyari, ayaw nga siyang payagan, binigyan na ng 10 sanot. Pinakahuli, ang namatay yung kanyang mga panganay. Panganay na anak, panganay na kanya. Namatay ang lahat ng mga firstborn. At yun po yung naging challenge sa kanya. No? So, hinarap niya yon. Ano pa yon? Maging yung mga Israelita, ito po yung compulsion nila, yung Ehipto eh. Po, ang mga Israelita, sila po inalipin doon. Yun ang routine ng buhay nila. Namumuhay sila, masagana. Okay, masagana ang buhay. Ngunit sila po ay alipin naman doon. No? Sila din po, yun yung pinaka-compulsion ng mga Israelites. Okay. Maraming istorya sa Bible na kung saan po, maging si David, no, si David po, kaya po, na siya ay na-tempt, siya po ay nagkasala, no? Nag-commit ng sin, kasi po, andun lang siya sa kanyang compulsion, nasa palasyo lang siya, kung siya ay wala doon, lumabas siya, hindi siya dapat na-tempt, diba? Hindi po siya dapat nakakommit ng sin. Okay. Ano po yan? Naalala ko pa po si Lot. Ang asawa ni Lot. Yung pong Sodom and Gomorrah, sabi ng anghel ay aalis kayo dito. Yan, yung compulsion nila kasi masagana, okay, doon sa ano. Itong asawa ni Lot ay talaga nang hinaya kasi yun yung compulsion niya eh. Nahirati siya doon, mari nandun pa yung kanyang mga kayamanan o kaluhuan niya nandoon. Sabi ng anghel, takbo lang kayo, diretso lang kayo. Sama mo yung dalawang anak mo. Okay, diretso lang kayo. Huwag kayong lilingon dahil pag lumingon kayo, yan, may mangyayari. At yun na nga, anong nangyari? Lumingon ang asawa ni Lot. Kaya naging pillar of salt, naging aliging asin. So, kasi yun yung compulsion eh. Dapat lumabas ka doon. Sabi nga, kumakbang ka. So, sabi kay Peter, halika, challenge sa kanya yun. Dapat harapin niya yun, yung dumating na alon na yun. Yung isang testing sa kanya, pagsubok po yun. So, natakot siya, nagkaroon siya ng kalinlangan.
Ito po, ang gusto ko lang pong ipunto rito, hindi sa dapat na, hindi ko sinasabi na si Pedro ay sundin natin, no? Kasi marami siyang kahinaan, no? Ang challenge lang po dito na gusto ko pong ipunto ay yung kahit papano yung challenge ay hinarap niya, pero nagkaroon lang po siya ng pag-aanlangan. Oh, Peter, maliit ang iyong pananalig. Ay, liit ng iyong pananampalataya. Nag-alinlangan ka pa sa akin. Mantalang kasama niya ang Panginoon. Ito si Pedro po ay marami mga kahinaan. Parang tayo, kung alala po natin, bago po ipako sa Cruz Jesus, binitray niya si Jesus, nag-deny siya. 3 times, di po ba? So, yun yung mga witnesses ni Pedro na hindi dapat tularan. Okay. Sa punto pong ito, ang nais ko lang po ritong ipunto ay yung paghakbang. Okay? Literally, humakbang siya, umalis po siya doon sa comfort zone, doon po sa bangka. Right? At pagkatapos po, yung challenge. Sabi ng Panginoon, come. Eh, hinarap niya rin naman yung challenge, pero sa punto na nasa kalagitnaan po ma-reach out niya na si Jesus, bigla po siyang lumubog dahil natakot siya. Hindi niya naman hinarap yung problemang dumating. Natakot po siya. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Now, ito po yung magandang plano ng Panginoon. Napakagandang plano ng Diyos. Hallelujah. Yung plano niya sa atin ay mailabas tayo, lumago tayo, lumalim po tayo sa buhay espiritual. Amen? Ikaw isang mananampalataya na hindi ka tagapakinig lamang. Dapat po, ang sabi doon, gumawa tayo. Ito po yung tagubilin. Sabi nga ni Apostol Pablo, yung ayaw gumawa, huwag kumain, huwag pakainin. Ganyan din po tayo, literally, no? Tignan po natin, kahit sino naman sa atin, pagka hindi ka magtatrabaho, hindi ka gagawa, never kang kakain. Hindi ka kakain. Kasi wala kang income, wala kang source of income. So, sa spiritual ng pag-uusapan po natin, kinakailangan po talagang lumago na tayo dito. Humakbang tayo sa pananampalataya. Okay, balikan ko po. Ano po yung 4 na hakbangin para tayo po ay makahakbang sa pananampalataya? Lalabas po tayo sa kompulsyon natin kung ano po yung kinagawian natin, kung ano po yung kinasanayan natin buhay na yun at yun ang lagi natin ginagawa. Kailangan ma-improve naman. Magkaroon man tayo ng progress. Magkaroon man tayo ng accomplishment. Ano po yung ibig sabihin? Maiba naman. Lumago naman tayo bilang mananampalataya. Hindi tayo naka-stay lang doon sa compulsion natin na nire-represent po yung church, yung bangka. Kasi, alam niyo po, yung bangka ay isa itong shelter, isang ginawang kanlungan, yung refuge, kanlungan, bahay, isang kanlungan. Doon tumakanlong ang mga alagad ng Diyos. Maging si Jesus, ginawa niya po shelter yung pong, o refuge po yung pong bangka. Tingnan po natin sa istorya. May isa pang scenario doon na pagkatapos pong nangaral ng Panginoon, sobra siyang exhausted, napagod po siya. At siya po humimla, natutulog na po siya doon sa bangka. At nung dumating na po ang unos, nagkaroon ng unos doon sa bangka, sa laot, ay natakot tong mga alagad. Sabi niya ganun, Panginoon Jesus, wala bang hindi ba aling tana sa itong nangyayari? Gising, malulunod na po tayo. Masarap talaga ng tulog ng Panginoon. Diba? So kasi yun yung naging shelter ng pag. Pero hindi ko po sinasabing si Jesus ay hindi lumabas doon. Actually, lumalabas sa kompulsyon niya ang Panginoon. Ano ginagawa niya? Yun ang ginagamit niyang pag nag-journey or pag siya po ay nagta-travel para pumunta sa kabilang iba yung para mangaral ang salita ng Diyos. Amen? Hindi tayo mananatili sa bangka natin. Hindi tayo mananatili sa church lang. Hindi tayo mananatili doon lang sa buhay natin na lagi yung routine natin ay kumbaga sa mga nanay, magluluto ng pagkain, paghahanda si Mr. ng kanyang baon sa trabaho, maglalaba, mag-aalaga ng mga bata. Ang mga nanay kailangan din naman makalabas sa kanyang, makbang din po siya sa kanyang kompulsyon. Kahit na ikaw ay simpleng nanay, isang simpleng may bahay, magkaroon din naman ng paghakbang, makbang ka, lumabas ka sa kompulsyon. Amen? Maiba naman.
natin. Gumawa ka sa Panginoon, gumawa ka, umakbang ka, yung ministeryo na binigay ng Diyos, hindi ka nga, sabi nga sa ibang mga halimbawa, hindi ka puro taga-gitara lang doon, yun at yun lang ang ginagawa mo routine ng buhay mo pag Sunday. May mga alternatives pa na dapat na tignan mo sa buhay mo, umakbang ka sa pananampalataya, lumabas ka doon. Maiba man, may mga gift pa tayo, may mga bagay pa tayo na dapat alamin sa buhay natin na hindi lang pala yun ang talento ko. Marami pa pala. Amen? Napakabuti ng Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataon ito na ako po ay nabigyan ng bahagi. Salamat po. Jesus, salvation to all men. Church. Papasalamat po ako sapagkat malaking bagay po na tayo po ay nagkakaisa sa ministeryo. Salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos ay totoong tapat at mabuti. Sabi po sa ating pinag-aralan, lumabas tayo din. Dapat makalaya na tayo sa ating pinalalan. Kung ikaw, kapatid, nakikinig at nanonood ngayon, nandoon ka pa sa mga bagay na kinahuhumalingan mo sa sanlibutan. Yung mga kalayawan na doon at doon ka namamalawi, hindi ka na nakaalis doon. Kailangan ikaw ay lumaya. Ang compulsion mo, lagi ka sa gadget, mga kabataan, dahil yun ngayon ang nagiging kalakaran. Ito ngayon ang trending, dahil sa hindi ka makalabas, yun ang nagiging compulsion mo. Lagi ka sa internet, para bang hindi ka mabubuhay pag walang wifi. Pag wala kang cellphone. Nalala ko po yung challenge nila Pastora Rosie at ni Angie. Anong challenge? Okay, maging challenge. Okay, challenge ka. Kaya mo bang hindi mag-cellphone ng ilang araw? O, baka nga isang oras lang eh. Naku lang sa mga kabataan. Challenge ito. Kaya. Alam niyo po ako, kaya ko. Kahit isang araw o ilang araw, kaya ko kasi sanay naman po ako na walang cellphone. Ngayon kasi ang iniisip natin, naku, importante ito. Hindi pwedeng walang komunikasyon. Pero kaya po, kaya, right? Ako kaya ko po yun. Yun nga lang talaga, hindi siguro matagal. Dahil sabi nga ni Bishop madalas sa akin, paano yun? Wala akong contact sa'yo, hindi mo may monitor, hindi mo lagi tinitignan ang cellphone. Ah, paano kung, Tess, mayroon kang 1,000,000 na nalo kami, pero padala sa'yo. Tapos, wala kang ano. Ang hirap dito ba? Yun naman talaga ang realidad. Pero ako, kaya kong hindi mag-cellphone. Kahit ilang araw. Kaya nga lang, yun ang risk. Ito ang risk nito. Ito lang yung mahirap doon. Baka mamaya may pagpapala ka nang dumating na miss mo na yun. O, kailangan kunin mo na ito dahil pag hindi mo makuha ito, mawawala ito, di ba? So, pero yun yung mga challenge sa buhay. Marami tayong challenges sa buhay. Maraming ito yung mga pagsubok. Kagaya ng sinasabi natin na harapin mo yung bagyo sa buhay mo, harapin mo po yung mga alon na yan. Dahil ang Diyos hindi po nagpapabayang. Sabi, magtiwala lang tayo sa Panginoon, mamuhay tayo na may pananampalataya. Sumunod tayo sa Panginoon. Amen. At higit sa lahat, harapin po natin. Ano man po yung mga pagsubok, kaya natin gawin yan. Ang sabi po sa Balnak Kasulatan ay, I can do all things through Christ who give me strength, who strengthen me. Amen? Kaya po natin yun. Subalit, pasabi pa rin ng Panginoon sa atin, at aminin natin na sa ating sarili, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Amen? Apart from Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Amen? So, salamat po. At ito po ang aking maibabahagi sa inyo. Salamat po sa pangunawa. Muli po, maraming salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon at tayo po ay magtatapos sa isang panalangin. Manalangin po tayo. Nakilang Diyos, marami pong salamat. Nagpapasalamat po kami sa katapatan mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa mga paalala mo ito, O Diyos, na dapat po kami ay laging magtiwala sa iyo para lumago po ang aming pananampalataya. Magtiwala sa iyo, mabuhay po kami ng may pananampalataya at kami, O Diyos, ay sumunod sa iyo. Higit sa lahat, harapin po namin anuman po yung aming pinagdadaanan ng mga pagsubok, lalo sa panahon ngayon.
tulungan niyo po kami at alisin niyo po yung mga pangamba, takot, mga anxieties sa buhay po namin. Yung lahat ng mga kabalisahan, mga problema pinagdadaanan po ng sino man o ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na mag-rely lagi sa iyong mga pangako. Sabi mo, magtiwala kami sa inyo, Panginoon. Opo, aming Panginoon. Lubos po kami nagtitiwala sa inyo. Dahil ikaw po ay mayroong magandang plano sa buhay namin. At ang pangako mo, Panginoon, o Diyos, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. At meron kang napakagandang plano sa buhay namin na hindi po kami mahihirapan, kundi ibibigay mo, Panginoon, yung pag-asa namin sa binaharap. At ang alam po namin, dahil ito po yung aming pananampalataya, minsan isang araw, kami po, o Diyos, ay makakarating sa tunay naming bayan. Makikita ka po namin ng mukhaan. Yun po ang pinakamimithin namin. Bilang mga mananampalataya na nais namin magusaan pananampalataya, mangyari po ang kalooban mo. Huwag mo kami iwan, Panginoon, gaya ng yung pangako. Huwag mo kami pababayaan. At i-sustain mo rin sa buhay namin na ikaw yung mag-provide ng needs namin. Every day, O Lord, in our lives. Everything what we need, Lord God, we do believe that you will provide everything, Father, whatever it is. Ito man po, Panginoon, ay material at financial, physically, Panginoon, mentally, emotionally. Salamat po, especially, Lord, sa spiritual na buhay po namin. Salamat, Lord, dahil ikaw ang patuloy nagkakalog sa amin ng kalakasan, kagalakan, higit sa lahat. Mangyari po manatili sa amin ang patuloy, Panginoon, ng paglilingkod. Hindi kami manghinawa sa paggawa ng mabuti ayon sa katagubilin, Panginoon. Ayon sa banal na kasulatan, gumawa po kami ng may pananampalataya. Maraming salamat po, Diyos. Humakbang kami ng may pananampalataya. Itulungan mo, O Diyos, na maging malaya sa aming compulsion. Salamat po, purihin ka at sambahin itong aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. God bless you all.